Welcome sa Art Wing, Kuya Rai, kung saan ako ang inyong makakasama sa bagong segment ng Songs of Faith, Love and Hope, PNK International Edition. Marami tayong matutunan about sa art. Ayun, kinukulita natin ang kapanganakan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Isa sa mga natatanging kasuotan na madalas ay nakikita natin sa kanya ay ang sombrero. Kaya naman kids, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumuhit ng isang sombrero. Ihanda nyo na ang inyong mga art material kagaya ng pencil, marker, papel at mga pangkulay. Simulan na natin! Ngayon ay magsisimula tayo sa sketching. Kids, sundan nyo lang kung ano yung makikita nyo dyan sa screen na ipapalabas po namin. Ayan. Sa pag-sketch mga bata, tandaan nyo hindi kailangan natin ng pulidong linya. Dahil mamaya, uulitin natin yon sa pamamagitan naman ng line art. Dito muna tayo sa sketching. Ayan, so nagsisimula tayo sa pinaka head ng sombrero. Ayan. Sundan nyo lang yung linya. So, ayan. Pwede tayong gumamit ng kahit anong pang-sketch nyo. Pwedeng coloring pencil, pwedeng lapis, pwedeng ballpen pwede rin. Ayan, sige. Tuloy tayo. Kung inyo pong tatanungin, kids, baka itanong nyo sa akin kung ano ang tawag sa pangguhit o gamit ko ngayon na pang-drawing. Ang tawag dito ay digital pen display. Pero huwag kayong mag-alala, lahat tayo makakasabay sa iguguhit natin dahil napakadali lang neto. Okay, tuloy tayo. Yan. So meron na tayong draft ng ating sketch na sombrero. Yan. So ang susunod naman natin na gagawin, ang tawag dito ay clean up, mas malinaw na linya ang ating gagawin. So pwede na kayong gumamit ng marker. Sa taas muna tayo magsisimula. Kung nahihirapan kayo sa pagbuhit ng isang sombrero, pwede kayong kumuha ng reference. Kagaya ng actual na sombrero o kaya naman ay galing sa photo mismo. Ayan, tuloy tayo. Pwede nyo rin lagyan ang design ng sombrero nyo. Depende sa mga gusto nyong kulay dahil hindi kayo na rin bahala. So, eto na yung sombrero natin sa malinaw na part. Ang tawag dito ay clean up. Ayun. Susunod na part natin ay ang coloring. Ito ang pinaka masaya na part ng drawing, ang pagkukulay. So, ang napili kong kulay ay brown. Sisimulan ko muna dito sa taas. Sa pagkukulay, dapat daan-daan lang para hindi siya lumabas din sa pinaka-linya. Para yung pagkukulay natin, hindi siya kanat. L. Then next, yung sa may bandang lower part naman ng sombrero. Tapos, magbura tayo kapag may lumabas na linya. Ito, yan. Tapos, ang ilalagay kong kulay dito sa gitna, ay kulay color violet ang napili ko. Yan. Okay. Tapos sa ating sombrero, ano ang kulang dito sa sombrero ay highlights na tinatawag. So kukuha tayo or pipick tayo ng isang kulay na mas mababa ang texture dun kasi dark color to eh. So mas dapat mas mababang kulay pa dun sa ginamit nating pangkulay. So gagamit ako ng white. Ayan. Highlights lang sa gilid ng kulit nito. Sundan nyo lang mga bata. Ayan. And then sa inner nya dito ba na. Ayan. And sa lower part nung sombrero. Yan. Eh,
pwede natin lagyan ng konting details kagaya ng ano ba yung nakikita natin sa sombrero. Minsan may mga duck, minsan may mga yung kita yung tahi niya. So ang napili ko, lagyan ko siya ng konting design na duck. White pa rin gagamitin ko. Pero kayo, kung pwedeng gusto nyo kulay orange or kulay blue, pwede rin. Nasa design nyo naman yan, kayo naman masusunod. Ayan. Sa pagdodrawing mga bata, no, kailangan natin maging matyaga kasi bahagi rin yun ang pagsasanay natin sa sarili para lalo tayong gumaling sa pagbuhit. So, ayan. Tapos na ang ating sombrero. Palakpakan pa natin ang ating mga sarili. Yun! Ngayon mga bata, para makita po namin ang inyong pong artworks, pakipicturan po, mag-selfie po kayo kasama po ng inyong pong drawing. At isend nyo po sa INCPC Facebook page. Ayun, sana marami po kayo natutunan sa gabing ito. At sa susunod po nating pagkikita-kita, yayain nyo na po ang inyong mga kaibigan. At sama-sama po tayong matuto dito sa Art Twin Queer Eye. Bye-bye!